Samahan niyo ko sa loob ng 30 minuto sa programang magbibigay serbisyo para sa mga kabrigada nating nangangailangan. Mga kwento ng kabayanihan, pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahal po ang ibabahagi sa iba't ibang brigada stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Brigadahan, Wat Tahanan. Abangan! Dalawang mag-aaral ang nabigyan ng bagong mga school supplies. At feeding program na ginanap para sa mga bata at senior citizens. Sa isang barangay sa bayan ng Barangay Santa Isabel, Santa Josefa, Trento, Agusan del Sur, pinuntahan ng Brigada Team ang dalawang batang mag-aaral na magkakaroon na mga bagong gamit sa paaralan. Hatid ito ng Brigadahan Wat Tahanan. Panoorin natin ito. Ang edukasyon ay isang kaalaman, isang pagsasanay na bukas sa sinumang gustong matuto at mag-aral. Dahil ang edukasyon ang bukod-tanging kaalaman at karanasan ng bawat isa na nasa isip at gawa na di kailan may mawawala, lumipas man ang matagal na panahon. Dito sa Pilipinas, ang edukasyon ay para sa lahat. Pero hanggang sa ngayon, mayroon pa rin iilan na inuuna ang kalam ng sikmura kaysa mayaman nga sa kaalaman. Pero nahihirapan na dahil sa tindi ng hagupit ng kawalan na iisa sa dahilan kung bakit nawala ng interes at pakialam sa tinatawag nating kaalaman. Sa lawak ng taniman ng kalamansi sa Port 11, Timberland, Barangay Santa Isabela, Bayan ng Santa Josefa, sinong mag-aakala na kung gaano kalawak ang biyaya ng kalikasan ay siya namang salat sa kalaman dahil inuuna ang pang-araw-araw ng pangangailangan kaysa paggamita ng karunungan. Dito nakakubli ang tagpi-tagping bahay na gawa sa amakan na nagsilbing tahanan ng pamilyang kordero. Lingid sa kalaman ng lahat, ang pamilya ay nakadepende lamang sa anihing kalamansi sa isang araw, sapat lang para makabili ng isang kilong bigasa at panggas sa minamanehong motor. Sa kwan, sa diri kay makangita-ngita man po may income. Unsa kay panginabuhian niyo, sir? Kwan ra, harbis-harbis. Nya, kung ay harbis, mangkwan, manghagbas. Mara mong pangkwan, income diri ah. Nag-skwela ba ni mga bata, sir? Nag-skwela ba ni sila or? Nakakuan na sila, naka-eskwela na sila diris daycare. Po pagkuan, pag-graduate nila diris daycare, nandito na po sa barangay na mag-ipa-eskwela, naka-undang na sila dito. Kaya ang ako ang gikuanan, ako'y pang-kuan sa ako ang motor, ang gasolina, mas short man may ugkuan, kaya usay, maliit man may bugas. Mamaya ako mo ang kuanan. May dalawang paslit na napag-iwanan na ng panahon. Dahil sa tindi ng kahirapan, gustuhin mang tumatayong magulang na si Jovella Cordero na mapag-aral ang dalawang pamangkin, pero hindi ito sapat dahil walang maibibigay na pambaon at pambili ng gamit papuntang paaralan. Karon sir, saan may plano ninyo sa mga bata karon, ilabi na sa ilang edukasyon? Kuha naman ni siya. Paningkamutan ako ni siya maka-eskwela. Kay mao gyud ang amuha ni nga pa-eskwela ang yun namo ni sila. Ah, na dili lang inahan karon sir. Tuag kuan ma'am, tuag Dabaw. Kay ako asang gipabakasyon. Kay kuan man siya pag uli nila diri wa man ni sila kita sa ilang mga parente sa mga amuang kali kuan sa side sa mong papa. Mao ta akong gipabakasyon sa siya to. Pangarap ng dalawang magkapatid na si Kim Lester
80 gulang at Giovanni 6 na gulang na muling makabalik sa pag-aaral. Matapos matigil ang mga ito, dala na rin ang matinding kahirapan at kakapusan sa buhay. Magsisilbi sanang liwanag sa kanilang buhay ang muling pagtungtong sa paralan ngayong susunod na pasukan. Sana tong kaya nating kwento sa dalawang bata, ipinagkait na sa kanila ang wastong pag-aaruga at karapatang matuto gaya ng ibang bata, bunga na rin ng kahirapan. Hindi buong pamilya at mapagalarong daloy ng tadhana na sa kanila ay bumabagabag. Ang ambag at mapagmatyag na lipunan ang dahilan kung bakit sila napansin na kahit sa makabagong panahon, ay mayroon pa rin katulad nila na dapat pagtuunan ng pansin. Ang edukasyon ay para sa lahat. Hindi ito pribilehiyo na iilan lamang ang makakaangkin kung hindi isang karapatan na nanaaangko pa kanino man at higit sa lahat, malaya nga na ipapahayag ang salaubin at abot nino man saan mang sulok ng ating daigdig. Salamat sa brigada. Mula dito sa Taranto, Agusan del Sur, ako si Brigada Perla Perez in the heart of a changing lives. Sa lahat ng harvesters sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat. Sa mga tatay na pilit pinag-aaral ang kanilang mga anak sa likod ng kahirapan, mabuhay po kayo. Ang amang tulad ni Tatay Jovel ay sinubukang pag-aralin ang kanilang mga anak, dalawang mga anak. Pero sa kasamaang palad mga kabrigada, kinailangan po nitong uminto sa pag-aaral dahil mas kailangan nilang bumili na kanilang mga daily needs. Naku, saludo po sa iyo, Tatay Jovel. Pero salamat sa buong team ng Taranto Agusan kasi kahit na medyo delayed na raw po yung mga bata sa pag-aaral, ay nabigyan pa rin sila ng munting kasiyahan. Ito ay sa pamamagitan ng pamimigay na kanilang school supplies. Kaya salamat, Brigada J. and Pearl Perez. Sa kabilang dako mga kabrigada sa isang bayan sa Cebu, isang feeding program ang ginawa ng buong team sa Barangay Basak. Hatid ito ng Brigadahan Kwantahanan. Panoorin natin ito. Seems so near, yet so far. Ito ang linya na palaging nasa isip ni sinagawa ng Brigada News FM Cebu sa bawat araw na Sabado. Maliban sa naturang feeding program sa mga bata, isinali na rin na sa programa ang pagbibigay atensyon sa mga senior citizen kung saan nakapagsagawa na rin ng feeding program ang Brigadahan Kwantahanan sa higit sa 1,000 mga senior citizen sa lungsod ng Mandaue. Nais ng Brigadahan Kwantahanan na maging beneficiary ng programa ang lahat, hindi lamang ang mga bata at ang mga matatanda, kundi pati na rin ang kahit na anong edad. Dahil ayon sa kanila, ang taus-pusong pagbibigay ng tulong ay walang pinipiling edad. Mula rito sa Cebu City, ako si Brigada Iris Pilunis Atwell, in the heart of changing lives. Mga kabrigada, abangan ang iba pang mga kwentong magbibigay inspirasyon sa ating buhay. Magbabalik po ang Brigadahan Kwantahanan. Of changing lives. This is Brigada TV Metro Jensen. Sa programang May Galing, Puso at Aksyon, ang Brigadahan Kwantahanan. Sa isang Blaan community sa bayan ng Coronadal, 50 ang bilang ng mga batang naging benepisyaryo ng outreach program at End Stunting Now Advocacy ng Brigadahan Kwantahanan. Panoorin natin kasama si Kabrigada Jed Sebanes Gape. Ito si Brigada Jed Sebanes Gape in the heart of changing lives. Program
na hatid ng Brigadahan Juan Tahanan. Maraming maraming salamat, Jed Sebanes Gape na mula pa sa Coronadal. Mga kabrigada, nakakataba talaga ng puso na panoorin ng mga kabrigada nating handang tumulong sa mga bata at mga senior citizens na nangangailangan. Kaya naman po, maraming maraming salamat sa walang sawang pagtulong. Totoo nga po, mga kabrigada, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman sa ating mga ina, isang malaking hamon ho ito na mapalaki ng maayos, malusog at mabuting anak ang inyong mga anak. Kaya naman, lalo pat umiiral itong silent pandemic na ating tinatawag na maraming mga batang stunted. Ano nga ho ba itong stunting? Ang stunting ay isang kondisyon ng isang bata na pagpigil ng paglago ng utak at pag-develop ng tangka dahil sa maling nutrisyon, paulit-ulit na impeksyon, at hindi sapat na psychosocial stimulation. Ang batang kasama sa panaklong ng mga batang stunted ay yaong may mas mababang height o taas na hindi ayon sa kanyang edad. Base ho ito sa 2 standard deviation sa ilalim ng World Health Organization o WHO Median of the Child Growth Standards Median. Inilunsad ng Brigada Group of Companies ang advokasya ng End Stunting Now bilang tugon sa partikular na isyo ito sa lipunan. At ito ay naaayon sa tagline ng brigada na In the Heart of Changing Lives na inilunsad ngayong taon. Ang advokasya ng ESN o ang End Stunting Now ay naglalayong palakasin pa ang kamalayan at kaalaman sa mga negatibong epekto ng stunting ng ating mga kababayan. Kaya naman mga kabrigada, sabay-sabay ho tayong sumigaw at sabay sa sama-sama nating isigaw, End Stunting Now! Bago padapuan ng sakit ang anak, dapat agap agad. Araw-arawing ipainom sa kanya ang Yummyvit dahil sa Yummyvit, batang masustansya, batang lamang. Samantala, ang Brigada Foundation Incorporated ay patuloy pa rin hong tumatanggap ng tulong para sa mga kabrigada nating nangangailangan. Para sa cash donations, maritong ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 00003784012. At para naman sa in-kind donations, ipadala ang mga ito sa Brigada Complex na matatagpuan sa NLSA Road, Barangay San Isidro, Chensan. At para naman ho sa mga gustong maging Brigada Volunteers, naku, pwede po kayong mag-apply dito sa istasyon at mag-register. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok mga kabrigada. Asahan niyo pong patuloy ang pagbibigay inspirasyon at mga kwento ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Makakasama niyo ako tuwing hapon para tunghayan ang kabayanihan ng bawat kabrigada natin mula po yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa muli po ako si Hannah Perez para sa Brigada TV In the Heart of Changing Lives. Ito ang Brigadahan 1 Tahanan.